Magandang umaga sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Lourdes Robigels Limbas Law Corner is back to render public service in the field of law, specifically educating our countrymen regarding Philippine laws. Brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa namang abogado at isang profesor ng different law schools. As usual, the topic. Ito yung topic. Pag nagsampa na ba ng reklamo sa the National Bureau of Investigation and the Public Attorney's Office, ibig sabihin meron ng institution of a criminal action. Meron na bang criminal case within the meaning of the rules of procedure, the rules of criminal procedure? Okay, ito yung topic. Kaya ito yung topic. Dahil kahapon at ngayong umaga, ito yung pinakamagong mensahe. Marami silang grupo daw na mga overseas Filipino workers na biktima ng yung pangkaraniwan, scam daw. Hinihikayat sila ng mga kapwa Pilipino doon, babae at lalaki, na mag-invest daw. Oh, invest para yumaman daw, para matigil na ang pagiging OFW kikita. Ay kawawa itong mga OFW. So, nag-invest na sila. Okay? Aba, katagahalan, wala palang nangyari. Hindi pala totoo itong pa-invest sa kanila ay nandito na sa Pilipinas. And some of the victims ay nandito na rin sa Pilipinas, and but the majority of them are still abroad. So, nagtanong. Sabi ko, nagka-problema. Sabi ko, tika muna, sa abroad man nangyari? Sa abroad daw. Okay. Libale, sa abroad nangyari. Okay, pero kaninang umaga, ito lang, ito ngayon lang, ha, nakatanggap ako ng message na naman. Actually, nakausap ko na sa telepono sila na meron na raw kaso. Aba, may case number na nga. Sabi ko, tika muna, sana pala ang kaso. May criminal case. Pero hindi daw siya, kung hindi yung ibang mga kasamahan niya. Okay, so kung saan ang kaso na sinasabi? Ayun pala, sa National Bureau of Investigation and the Public Attorney's Office. Ito yon para kawawa naman ang ating sambayan ng Pilipino. Kung kayo'y kung nagreklamo na sa NBI or sa Public Attorney's Office, humingi ng tulong doon, hindi na nga hulugan na umuusad na ang kaso. Hindi na nga hulugan that there is already an institution of a criminal action. Pag sa NBI pa, mga fact-finding investigation pa. Kung sa Public Attorney's Office, ganun din, nag-assist sila sa mga biktima di umano ng krimen na ito. Na estafa daw. Okay. Ngayon, para huwag umasa ang sambayan ng Pilipino na nakakarinig, hindi porkit na may nagreklamo na sa NBI at dun din sa Public Attorney's Office, meron ng institution of the criminal action. Wala pa yan. Halimbawa, ipa-file na ng NBI or ng Public Attorney's Office. Saan? Sa National Prosecution Service of the Department of Justice or sa Office of the Provincial or City Prosecutor. Doon mag-start yung tinatawag na institution of the criminal action. Pero tika muna, buhay na ba? Sana buhay. Itong issue kasi dito nangyari ang mga diumanong krimen abroad. May problema. Jurisdiction. Kasi ang ating batas, ang mga hukuman, ay mayroong jurisdiction lamang, territorial jurisdiction, over crimes committed here in the Philippines, with certain exceptions naman. Okay, so, kaya sabi ko, wala pa pala talagang formal na kasong
inihain for fact-finding investigation pa lang sa NBI at tinutulungan din daw ng public attorney's office. Okay, so pag nandun na, ay mabuti. May kumikilos na ang ahensya ng gobyerno. Pero hindi pa talaga ulitin natin, hindi pa yun yung kasong inaasahan ninyo. Pag file sa Office of the Prosecutor, aba mag-conduct. The prosecutor now will conduct a, this time, ang tawag preliminary investigation. Okay, bibigyan ng pagkakataon na magsumiti ng counter affidavit yung mga inireklamo. Ngayon, kung sa pananaw ng prosecutor ay merong probable cause for the filing of an information in court na i-file sa court, ah, ito na, nagkakaroon na kaso sa court. O kaya, so kung sa pananaw ng Office of the Prosecutor, there is no probable cause, i-dismiss yan. I-dismiss. So, huwag na agad umasa kung ang kaso inareklamo na sa NBI o tumutulong ang Public Attorney's Office, huwag. Pero, ang nakakabuti dito, nandyan na yung dalawang ahensya ng ating gobyerno, ng pamahalaan, na tumutulong sa inyo. Baka sakali, maganda, maayos, matibay ang ebidensya, ay may pag-asa na maisampa din sa prosecutor and eventually with our courts. O sana nakatulong na naman itong Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod, dahil meron ngang mga kahit papano, mayroong nangungonsulta sa aming club tungkol sa batas at nakakatulong naman ng bahagya. Ito, tulad nito, sinishare dito para hindi lang yung mga nagre-reklamo ang matuto, kung hindi lahat ng sambayan ng Pilipino na nakikinig sa aming YouTube channel. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat.